Tumayo po tayo. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong pinisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli at pinahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang. Sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon,
ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahoy, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyag ay aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham.
kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon nila. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Moises, ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy po ang ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. At sa ating pagbasa ngayon, inanyayahan ko kayong mamili kung saan natin gustong ilagay o ihalintulad ang ating sarili. Nandun daw yung isang mayaman na nakadamit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. Samantalang nandun naman daw si Lazaro, isang pulubi, walang makain, sugatan, nandun lang sa may labasan, dinidila ang panang aso ang kanyang mga sugat. Saan nyo gusto? Doon sa mayaman o kay Lazaro? Isang tagpo uli ang nais kong pagpilian natin. Yung mayaman din na binanggit ko kanina, nasagana sa lahat. Ngayon naman, nagdurusa sa kabilang buhay. Uhaw na uhaw dahil nasa mainit siyang lugar. Samantalang si Lazaro, yung pulubi kanina, ngayon naman, hinatid ng mga anghel nasa kanlungan ni Abraham, maginhawa ang kanyang kalagayan. Sino ang pipiliin natin sa kanilang dalawa? Ngayong panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsusuri ng sarili natin. Dalawang sitwasyon
ang ibinigay ko po sa inyo kanina upang pagpilian. Yung mayaman na nagpapakasagana o yung pulubing naghihirap. Yung mayaman na ngayon nagdurusa sa kabilang buhay o yung pulubing ngayong maginhawa naman sa kabilang buhay. Alin ang ating pipiliin? Natitiyak ko, batid natin sa bawat isa kung ano yung gusto nating piliin. Kaya nga ngayong Kwaresma, ating sinusuri ang ating sarili. Saan ba patungo ang ating buhay? Saan ba patungo yung mga pinipili natin sa buhay? Ngunit mga kapatid, napakaganding paalala sa atin, totoo ang langit. Totoo din po ang impyerno. Totoo ang gantimpala sa kabilang buhay, sabi nga ni Jeremiah sa unang pagbasa. Totoo din ang kapighatian at kaparusahan sa kabilang buhay. Ngunit mga kapatid, maganda rin ipaalala, hindi ho napunta sa impyerno yung mayaman dahil mayaman siya. Hindi ho kasalanan ang maging mayaman. Natitiyak ko ngayon sa mga nagsisimba rito, may mga nagdarasal na magkapera. May mga nagdadasal na guminhawa ang buhay. Hindi ho masamang magdasal na umasenso, na yumaman. At hindi rin ho dahilan ng kanyang kahirapan, kaya naman si Lazaro napunta sa langit. Hindi dahil mahirap siya, agad-agad langit ang kanyang pupuntahan. Hindi po. Narinig natin sinabi ni Abraham doon sa mayaman, kaya siya nilagay sa impyerno at kaparusahan. Araw-araw, nagpasasa ka sa buhay mo sa ibabaw sa lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Nagpakasasa ka. Yun daw ang kasalanan niya. Hindi dahil mayaman siya. Binigyan siya ng pagpapala, pero hindi siya naging pagpapala sa kanyang kapwa. Kaya sa mga nagdarasal dito ngayon na pagpalain ng Diyos, paginawahin ng Diyos, huwag niyo pong kalilimutan, kapag sinagot ang inyong dasal na kayo'y pagpalain, huwag niyo pong kalimutan, kaya kayo pinagpala para din pagpalain ninyo ang inyong kapwa. Huwag po tayong tumula dun sa mayaman na nagpakasasa. Akala niya kaya siya binigyan ng biyaya para sa sarili lamang niya. Wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. Kaya nga, napansin niyo sa Ebanghelyo, mabuti pa daw yung aso, napansin si Lazaro. Samantalang yung mayaman, nandun na sa pintuan niya, si Lazaro araw-araw, hindi man lang niya napansin. Hindi man lang siya nabagabag. Hindi man lang siya nagmalasakit. Mga kapatid, itong panahon ng Kwaresmang ito, hindi lang tayo nagsasakripisyo. Tandaan niyo yung tatlong ginagawa natin ngayong Kwaresma. Tayo'y nagsasakripisyo, tayo'y nagkakawang gawa, at tayo'y nananalangin. Kaya nating ginagawa ang tatlong ito upang lalo tayong maging mapagmalasakit sa ating kapwa. Upang lalo tayong maging mapagmahal sa ating kapwa. Upang lalo nating marinig ang tinig ni Jesus Nazareno na sumunod sa Kanya.
Totoo po ang langit. Kung merong isang gusto si Jesus sa sareno, mga kapatid, lahat tayo pumunta ng langit. Lahat tayo makasama siya habang buhay. Ngunit gustuhin man ito ni Jesus sa sareno, pero iba ang ating pipiliin sa buhay natin dito sa lupa. Wala rin po siyang magagawa. Sapagkat binigyan tayong lahat ng kalayaan, mamili kung saan tayo papanig, kung saan tayo aasa, kung saan tayo magtitiwala. Kaya nga sabi kanina sa Salmo Responsorio, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Hindi sa kayamanan ng mundo, hindi sa inaalok ng mundo, ang ating inaasam ay ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, nagdarasal po kami upang kami pagpalain mo. Nawa ang pagpapalang ito, turuan kaming maging mapagbigay, hindi sakim. Maging mapagmalasakit, hindi manhid. Maging mapagmahal, hindi mapagimbot. Mahal na pong Jesus Nazareno, nais naming makapiling ka sa langit habang buhay. Turuan niyo po kaming tumahak sa landas patungo sa iyong kaharian. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbabahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Ang ating tugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagan dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na magmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtatanging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat, naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong naguumapaw na kabutihang loob. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sa'yo, Ama, aming handog
ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sugo Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ng aming 40 na paghanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Tuwing tayo'y nagsisimba, ipagdasal natin na hanapin at matagpuan natin ang tunay na kayamanan, ang tunay na buhay, kapilingan Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kambiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kapag kami maramot, kapag kami nagiging ganid, kapag mas pinipili namin ang kayamanan ng mundo at nakakalimot kami sa langit na aming hantungan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay.
At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalaginawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan. Salamat po sa inyong tulong sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay hindi lang nasusukat sa dasal, kundi sa ating pagmamahal, pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa, gaya ng ipinakita kanina sa Ebanghelyo, sapagkat ang tunay nating kayamanan ay ang makatulad kay Jesus Nazareno na nagbigay ng kanyang sarili upang tayo'y yumaman sa kaligtasan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan
sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.